malapit na naman nga ng panahon, kaya naman gagawa nga ulit ako nitong napakasarap na dessert. Madali nga lang ito gawin at simple lang rin ang mga ingredients. Bagay na bagay nga rin ito sa mainit na panahon ngayong summer. At kahit papaano mapapawi ang mainit na pakiramdam ngayong tag-init. So heto na nga, simulan na natin. Una ko namang ginawa ay naglagay nga lang ako ng ganyang karaming tubig sa kaserola. Nasa sa inyo naman kung gusto niyo pang dagdagan ng tubig o hindi na. Or pwede rin namang sundin ang nakalagay na measurement sa likod ng sachet ng gulaman. Maglalagay nga ako dito ng 2 sachet ng gulaman. Tapos maglalagay nga rin ako dito ng 2 stick ng original coffee. Kung gusto niyo naman ay may nabibili na coffee flavored na gulaman. Sa akin kasi ay mas prepared ko ang maglagay ng coffee. Tsaka wala rin kasi akong mahanap na coffee flavor dun sa pinagbilhan ko. After din naman nun, hinalo-halo ko lang hanggang sa mag-dissolve ang powder nito. And then pagkatapos din naman nun ay nilagay ko na nga rin dito sa kalan. Wala na nga akong ibang nilagay dito at hindi na ako naglagay ng asukal. Maya-maya lang rin naman ay kumulo na rin ito tapos nilagay ko na nga rin dito sa mga lalagyan. Hindi ko nga binuhos lahat dito sa unang lagayan para mabilis lumamig. Maya-maya lang rin naman after kong maligo ay lumamig na nga at tumigas na rin itong gulaman. And then sinimulan ko na nga rin ito hiwa-hiwain ng pa-cubes. After ko naman dito hiwain, ayan nga't pinaghiwa-hiwalay ko sila. Medyo malalaki nga itong pagkakahiwa ko dahil yan ang gusto ko. Liitan nyo na lang ang pagkakahiwa kung gusto nyo naman ay mas maliit pa rito. Nilipat ko nga ito sa mas malalim pang lalagyan dahil mababaw itong una kong nilagyan. So ayun na nga, after din naman nun, kinuha ko na nga rin itong isang perasong all-purpose cream. Tapos ayan, nilagay ko na nga and then kinuha ko na nga rin itong maliit na latang condensed milk. Maliit na lata lang itong ilalagay ko dahil konti lang rin naman ito. After ko naman din ilagay itong condensed milk, kinuha ko na nga rin itong cheese. Kalahati nga lang itong ilalagay ko dahil konti lang rin naman. Tapos ayan nga, hihiwain ko ito ng pa-cubes din. Pagkatapos ko rin naman ito hiwain, ayan nga, nilalagay ko na. Maglalagay nga pala ako dito ng Oreo, kaya naman ayan, kinuha ko na yung 3 piraso. Tapos ayan nga, pinipira-piraso ko sila ng ganyan lang kalalaki. Tamang-tama din naman ay may nabili akong Oreo nung nakaraan na grocery ako. So ayan nga, ganyan lang karami ang ilalagay ko. After din naman nun, ay hinalo ko na nga rin dito. And then pagkatapos din naman nun, ay hinalo-halo ko lang. Optional lang rin naman kung gusto nyo lagyan ng Oreo o hindi. Nasa sa atin pa rin naman kung anong gusto natin. Kasi yung sa akin ay nilagyan ko lang ng twist. Kung gusto niyo naman ay malamig, syempre ilagay natin sa rep dahil mas masarap ito kung malamig. So ayun na nga, nung lumamig naman din ito, kumuha na rin ako. Syempre dapat tikman natin 'yan. O siya, 'yun lang naman mga preni. Salamat.